It's all easy. Good day to everyone. My way, Nasroom. November 21, that's 23, Tuesday. So, the question is, paano tayo makapabunga ng ganito at matuto gamit ang bibili nating fruiting bags? So, it is the fruiting bag na ibibili natin para for 45 days makapabunga na ng ganito. So, we have our step-by-step procedure. Step 1, ihanda ang materials. The materials are letter A, fruiting bag. Ito yung fruiting bag. Then, letter B is the spray. Kailangan natin din ng spray. So, we need to have a spray for this. Kasi, yun ang magkocontrol mamaya. So, this is the spray. This is the mist spray. Then, number 3 is letter B, letter C is thermometer. This is C, thermometer. Magkocontrol ng temperature na less than 30 doon sa fruiting bag. Letter D is the towel. The towel is used, yun ang gagamitin na pangbaba doon sa fruiting bag na kung mainit, ilalagay lang sa itaas, sa ilalim at sa ibaba ng fruiting bag like this one. This is the towel. So, kung mainit talaga, you have to control it, lagyan mo ng towel na ganito para malagyan din siya ng tubig at may ibaba. So, and another is the curtain. Ang curtain naman is to control the temperature na kailangan natin maisirado ng ganito. Ito yung mga curtain na masirado siya para hindi matama ng init at the time of the magkaroon na siya ng fruiting period. Then again, and so that is already the materials, no? And the last is we have already, it's already complete, and we have again the step 2. Pumunta ka sa malapit sa kapitbahay mo at bumili ka ng 10 pieces of fruiting bag na hindi pa siya na ganito yung needle-like or pinhead. That is 30 days na bibiliin mo siya na fully colonized na siya. Ang bibili mo for the case, kasi yung 30 days ng colonized na yan, 1 week lang yan ay magbubunga na. So, ang gagawin mo dun sa sampo na yan, ilagay mo dito sa incubation room or yung maliit lang, kasi sampo lang or box na ganito. Kasi yan, ang temperature nyo lang is 30 to 32. So, lagay mo yan sa box na yan ang sampo at lagyan siya ng hangin at pagkatapos buksan mo mga butas niya at pagkatapos madilim at hintayin mo after 1 week. Pero kailangan mo pa rin yan, i-monitor everyday yan, makikita mo kasi magsisimula na yan ng pinhead. So, after na-incubate mo na siya, titingnan mo kung after 1 week, meron na siyang pinhead like this. Kung mayroon na siyang pinhead, so ilulipat mo na siya ngayon sa fruiting room. So, ito na yung fruiting room. Ang hilang na. Nakakainis. Fruiting room na to. Kasi in 1 week magbubunga na yan. So ito na yung mga pinabunga ko. This is 53 fruiting bag
na ibinili ko lang. At ito ngayon, today mag-harvest na ako. Ito na siya. Yan lang siya. So, ang kailangan mo naman ngayon, ang yelo. Kung naiko-control mo siya sa 30 degrees, hindi na nabababa, hindi na taas na 30 kasi pag mataas pa at mainit, madi-delayed ang kanyang bunga. So, ang ginagawa ko, nilagyan mo ng yelo ito. Lagyan mo ng yelo at lagyan mo siya ng pati dito, lagyan mo rin ng tubig. Lagyan mo sa tubig ang lalim at spray mo rin siya. Pati ang curtain, lagyan mo ito ng tubig every day. Kasi kailangan ma-maintain mo siya ng 30. Kaya usually, pag magtaginit, aabot siya ng 30. So, i-control mo talaga. Ang the best way talaga is lagyan mo ng yelo. Basahin mo ito, basahin mo rin yan. At every day, titingnan mo ang kanyang status para matuto ka. Tingnan mo palagi every day. Kasi ang pinakalaki talaga dito is control. Kung makontrol mo siya ng 30, mabilis talaga tumubo. At ang hangin naman wala kasi may curtain ka, may curtain ka rin. May curtain ka. At mayroon siyang ilaw. Pero hindi ganyan. Tapos ang ilaw niya. Ang ilaw niya is 1 watt. Then after that, gano'n na yan ang yan. At pagkatapos nun, ay meron ka ng bunga. Ito na yung bunga mo. Yan ang mga bunga. Yan ang mga bunga. So, this is type of bunga is already a quality. Quality na siya kasi malalaki na, oh. At kung 10 lang gagawin mo dito, mamantra mo talaga na maigi. So after that, yung pag magkaroon ka ng bunga, huwag mong mayaan na magpariyo nito na overdue na ito, yung nakakulay brown. Pupuksiin mo ulit na yan at kung wala ka man, ibebenta mo. Ang costing ata niyan is 250 per kilo. So, meron ka na. Then, after that, matuto ka na. And, by the next episode, siguro magawa tayo ng mga substrate. Okay? Thank you very much at God bless us all.